Kasama ko yung uncle ko, si Ricky Belmonte, tsaka yung mom ko nung time na yun, tsaka yung brother ko, si Raver. Nagsimba kami. Yung mass namin nun, 5 p.m. After nung mass, so yung time na yun, yung mom ko yung nagda-drive. Merong kotse na nakaharang. So yung mom ko, hindi makalabas. So, sabi, ano tong kotse na to? Nakaharang ba to? Hindi makalabas. Gulat kami, biglang umandar. So may tao. So umandar siya. Atras. Then, sunod naman yung mom ko. Siyempre, kasi yun yung exit. Isa lang exit dun eh. Pagdating sa exit, tumigil na naman siya. Tumigil na naman yung car. So sabi ng uncle ko, ano to? Ba't ganito na naman? Tumigil siya. So lumabas yung uncle ko, si Uncle Ricky Belmonte. Paglabas niya, sumisayin na siya na parang lumabas ka na kasi hindi kami makalabas. Umalis ka na. So gumaganon. Wala, hindi umaalis yung kotse. So nainis na yung uncle ko, parang nagano na, ba't di siya lumalabas? Nandun yung mama ko, naghihintay na. Sa kotse lang kami ni Raver tsaka yung mom ko. Tapos, may lumapit na, pumasok yung uncle ko sa kotse. So sabi niya dun sa nagbibenta ng sampagita, sabi niya, "Boy, pakisilip nga. Pakisilip nga yung ano para makalis na kami." Pagsilip nung nagbibenta ng sampagita, wala daw tao yun. Tapos pina-check ulit ng uncle ko, walang tao. So nagtingin na kami lahat, sabi ko, "Hala, nangyayari pala yun." So kinilabutan kami lahat. Tapos wala, nandun lang yung kotse na hindi na siya umalis dun. Dumaan na lang kami sa likuran, umatras na lang. Tapos, hindi ko alam kung ibig sabihin nun o kung bakit nangyari yun. Pero sabi ko sa mama ko, pati kay Larry, sabi ko, balikan nga natin, tingnan natin. Pag balik, wala na din yung kotse. Pero pinasilip talaga, tsaka madami tingin. Sir, walang tao. Hindi ko alam kung ba't ganun. May nagsimba siguro na kaliluwa. Madilim na part, tapos parang bata, parang maliit lang. Actually, hindi ko nakita yung form eh, pero alam kong maliit lang. Kasi nakaupo, tapos yung shadow sa likod niya, itim lang, tapos parang hugis tao, pero maliit. So,